May mga sitwasyon kung saan ang mga sundalong Ngapon ay hindi nila tinago ang kanilang dalang mga kayamanan sa iisang lokasyon lamang. Sapagkat may mga sitwasyon kung saan ay ikinalat nila ito sa iba't ibang bahagi ng lugar at ang tawag dito ng mga treasure hunters ay multiple separate treasure deposits. May mga sitwasyon naman na hinati ng mga sundalong Hapon ang kanilang dalang kayamanan sa dalawa at ito ay kanilang tinago sa dalawang magkahiwalay na lokasyon. Ang tawag naman dito ng mga treasure hunters sa ganitong sitwasyon ay two separate treasure deposits. Kapag tatlong magkakahiwalay naman na deposito at pataas, ay kabilang na ang mga ito sa multiple treasure deposits. Ngayon, ang tatalakayin natin sa video na ito ay tungkol sa mga two separate treasure deposits o dalawang magkahiwalay na deposito kung saan ay nakatago sa loob ng tunnel. Alam mo ba ang dahilan kung bakit mas pinili ng ilang mga sundalong Hapon na itago ang kanilang dalang kayamanan sa magkahiwalay na lokasyon? Ang masasabi ko dito ay isa itong napakagaling na estratehiya ng mga sundalong Hapon at siguradong mapapahanga ka sa kanilang estilo na ito. Kapag two separate treasure deposits ang tinago ng mga sundalong Hapon sa isang lugar, karaniwang hindi pantay ang volume o laki ng dalawang magkahiwalay na deposito. Sa kadalasan, ang laman ng unang deposito ay maliit lamang kumpara sa pangalawang deposito. Kaya sa madaling salita, isa sa dalawang deposito ay ang talagang tunay na main treasure deposit. Ngayon, ang madalas mangyari ay ganito. Kapag isang grupo ng treasure hunters ang nag-operate sa isang lugar na may two separate hidden treasure deposits, mataas ang posibilidad na ang kanilang makukuha ay ang maliit na deposito lamang. Sapagkat ang mas maliit na deposito ay sadyang mas madali talaga itong kunin. Kung ang naturang grupo na ito ay wala pa talagang gaanong karanasan at nalalaman, iisipin nila na sila ay nagtagumpay at tuluyang lilisanin ang lugar. Ang hindi nila alam ay meron pa palang isang hiwalay na depositong mas malaki ang laman. Ang sunod naman na madalas mangyari ay may darating na iba't ibang grupo sa lugar para subukang maghukay. Pero sa tuwing nalaman nilang may naunang grupo na nag-operate sa lugar at nakakuha ng deposito, agad naman silang madidismaya na siyang magiging sanhi para sila ay tumigil sa kanilang operasyon. Ang hindi nila alam ay meron pa palang isang nakatagong deposito na naghihintay para may kumuha dito. At ang tanging nakakaalam lamang dito ay ang mga treasure hunters na marunong bumasa ng mga Yamashita treasure signs, lalo na ang mga markang nagpapahiwatig na may dalawang magkahiwalay na nakatagong deposito sa lugar. Dalawang uri ng tunnel. Alam mo bang may dalawang karaniwang uri ng tunnel na ginawa ng mga sundalong Hapon kung saan nila tinago ang kanilang dalang mga kayamanan? Ito ay ang vertical tunnel at ang horizontal tunnel. Ang mga vertical tunnels ay mas madalas natin itong maengkwentro sa kapatagan. At kung may nakabuong deposito dito, sa pinakailalim nito ay dito madalas natin madadatnan ang mahalagang bagay. Ngunit ang problema sa mga vertical tunnels ay mas mahirap itong hukayin kumpara sa mga horizontal tunnels. Habang tayo ay mas lumalalim sa ating paghuhukay, ay mas lalo namang nagiging challenging ito. Maaaring mas nagiging matigas ang lupa, may mga nakaharang na malalaking bato, may lumalabas na tubig at kung ano-ano pa.
Pagdating naman sa mga horizontal tunnels, ang mga ito ay mas madalas natin itong maingkwentro sa mga bulubunduking lugar. Di tulad ng mga vertical tunnels, ang mga horizontal tunnels ay mas madali itong hukayin. Sapagkat may mga ilang pagkakataon na hindi talaga gaanong gumuho ang loob ng tunnel, kung saan ay madalas sa pasukan lamang tayo maghuhukay. Ang problema naman sa mga horizontal tunnels ay meron itong mga nakakalitong lagusan. Kaya kung mas marami itong mga lagusan ay mas mahirap hanapin ang deposito. Two separate pressure deposits sa isang vertical tunnel. Kapag may nakabaong two separate pressure deposits sa isang vertical tunnel, nakabaon ang mga ito sa magkaibang lalim. Ang unang deposito na may mas maliit ang volume ang siyang una nating madadatnan, bago ang pangalawang deposito na may mas malaking volume. Base lamang sa aking mga karanasan, ang unang deposito ay maaari nating maingkwentro sa lalim na mga 10 hanggang 15 talampakan. Ang pangalawang deposito naman ay nasa mga 30 talampakan o higit pa. Kung mas malaki ang volume nito, ay asahan nating mas malalim ang pagkakabaon nito. Gaya ng aking sinabi kanina, mas madaling kunin ang unang deposito. Ngunit, ang sunod na deposito ay maaaring meron itong mga magkakasunod na harang at maaaring meron na rin itong isang nakaabang na patibo. Ngunit ang madalas na mangyari dito ay tanging ang unang deposito lamang ang nagagawang kunin ng karamihang mga treasure hunters. At ang karaniwang dahilan ay hindi nila alam na meron pa palang isang hiwalay na deposito kung saan ay nakabaon sa mas malalim na bahagi ng kanilang butas. Ang iba naman ay kontento na sila sa kanilang nakuhang unang deposito at maaring hindi na nila kayang ipagpatuloy ang kanilang paghuhukay. Two separate treasure deposits sa isang horizontal tunnel. Masasabi kong may mga komplikadong tunnel at simpleng tunnel na ginawa ng mga sundalong Hapon. Kung ang isang tunnel ay meron itong maraming mga lagusan, ito ay isang komplikadong tunnel at sadyang magiging mahirap ang paghahanap sa mga nakatagong deposito sa loob nito. Sa ngayon ay iwasan muna nating pag-usapan ang tungkol sa mga komplikadong horizontal tunnels sapagkat magdudulot lamang ito ng kalituhan sa mga baguhan. Pagdating naman sa mga simpleng tunnel ng mga sundalong Hapon, ay meron lamang itong isa, dalawa o tatlong mga lagusan. Kapag ang isang tunnel ay meron lamang itong iisang lagusan, ang madalas na kinalalagyan ng deposito ay sa pinakadulo nito. Pero kung ang deposito ay two separate treasure deposits, ang karaniwang kinalalagyan ng deposito ay sa dulo ng tunnel at sa pasukan nito. Kapag ang tunnel naman ay meron itong dalawang lagusan, ang dalawang magkahiwalay na deposito ay karaniwang nakatago sa magkabilang dulo nito. Ang isang magandang halimbawa ng tunnel na ito ay ang tinatawag nilang T-type at ang Y-type na tunnel. Base sa aking mga karanasan ay napakakaraniwan ang mga ganitong uri ng tunnel na ginawa ng mga sundalong Hapon. Ang isang tunnel ay tinatawag itong T-type dahil ang lagusan nito ay kahawig ng letrang T. Ganun din sa Y-type na tunnel. Ngayon, kapag ang tunnel naman ay meron itong tatlong mga lagusan at may nakatagong two separate treasure deposits sa loob nito, tanging dalawa sa tatlong mga lagusan ang siyang kinalalagyan ng dalawang magkahiwalay na deposito. Alam ng mga sundalong Hapon na may mga taong magtatangkang kunin ang kanilang mga tinagong kayamanan ni Yamashita. Kaya naman ay meron silang iba't ibang estilo
para ang mga taong magtatangkang kunin ang mga kayamanang kanilang tinago ay mauuwi lamang sa pagkabigo. Sa mga istilong ito, isa lamang dito ang two separate treasure deposits o dalawang magkahiwalay na deposito sa lugar. At masasabi kong ito ay isang napaka-epektibong estilo para linlangin ang mga treasure hunters, lalo na ang mga baguhan. Gaya ng aking mga sinabi sa umpisa, ang mga two separate treasure deposits ay hindi magkapareho ng volume o sukat. Ang isa dito ay maliit at ang pangalawa naman ay mismong ang main treasure deposit. Maliban dito, sadyang ang maliit na deposito ay mas madali itong kunin kumpara sa malaking deposito. Kaya sa kadalasan, kapag nakuha ng mga treasure hunters ang maliit na deposito, ay dito na sila titigil sa kanilang operasyon dahil sa pag-aakala na sila ay nagtagumpay. Ang hindi nila alam ay nahulog na pala sila sa isang panlilinglang na estilo ng mga sundalong Hapon. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat!